So yun, gusto ko i-conduct tong review as fast as possible. So start na natin. So lahat ng audio na narinig nyo ngayon is directly recorded gamit tong mic na to. No effects, no compression, walang kahit ano. So ito yung quality niya. Mic check, 1, 2, hey. So ngayon, itetest naman natin yung kanyang polar pattern. Iikot-ikot ko yung mic para makita natin yung polar pattern niya. Hello, check, 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 check. Test, hey. Check, 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 check. Mic check, test, hey. Hello, check, 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 test. Yun. So ngayon, ang itetest naman natin sa kanya ngayon ay ang handling noise rejection. Gagalaw-galaw ko yung mic. So ililipat-lipat ko yung mic sa mga kamay ko. At ito yung noise na nadadagdag sa kanya. Tapos ngayon, dahil itong mic na to ay merong switch, i-flick ko yung switch para malaman natin kung ano yung noise na nadadagdag sa kanya. So ngayon, papatayin ko yung switch. So ayan, back na ulit. So kung okay na sa inyo yun at gusto nyo lang malaman kung ano yung quality niya kapag ginagamit sa vocals, I think okay na yung mga test na yun at enough na yun para masabi nyo at malaman kung ano nga ba yung sound quality na kayang i-produce ng mic na to. Kung gusto nyo pa ng detailed na review about sa mic na to at ilang test including sa guitar test, so I suggest na magstay kayo hanggang sa end of the video. So yun. Pag-uusapan natin ngayon ay ang Kevlar DM950 Super Cardioid Dynamic Microphone. Yung mic na to is made by Kevlar Professional. So yung Kevlar na brand is kilalang kilala dito sa Pilipinas. Nagpo-provide sila ng amplification both home at professional use. Karamihan sa product nila is speaker, mixer, microphones, amplifiers, at kung ano-ano pang device na ginagamit sa amplification. So yun, may idea na kayo sa background ng Kevlar. So pag-usapan naman natin kung ano yung laman ng box na to. After nyo mabuksan yung box, ang makikita nyo agad is yung microphone na covered in bubble wrap. Tapos may included din na 10-meter cable, 1/4-inch to XLR mic cable. At syempre hindi papahuli yung manual nya. So I suggest i-keep nyo yung mga manual nung binibili nyo yung devices. Kasi most of the device nandito yung instruction kung paano yung gagamitin nya. So hindi na mauubos yung oras nyo sa paghahanap sa YouTube kung paano ba gagana yung product nyo na maayos. So yun. Proceed naman tayo sa build quality ng mic na to. All metal yung body niya, ganun din yung grill niya, metal din, metal mesh grill. Meron siyang switch at plastic yon, pero decent naman siya, hindi siya nagwi-wiggle or something. At isa pa at meron siyang decent weight. If by the end of this review, nagustuhan niyo yung product, ilalagay ko yung link sa description. Ang price niya ngayon is around 900 to 1,000 pesos. So pag-usapan naman natin yung specs ng mic na to. Ang kanyang polar pattern ay super cardioid. Ang kanyang frequency response ay 40 Hz to 16 kHz. Output impedance of 600 ohms. If wala pa kayong idea kung paano pumasa ng specs ng mga microphone, maraming video sa YouTube na nagtuturo kung ano nga ba yung ibig sabihin ng mga specs na to. Hindi ko na siya explain ng detail kasi it requires another video for that. At maglalagay na lang ako ng video na makakatulong sa inyo. So proceed tayo sa unang test, ang polar pattern test. So ang bawat mic ay meron siyang iba't ibang polar pattern. In this case, sa mic na to, ang kanyang polar pattern ay super cardioid. Meaning na sensitive siya dito sa top. So sa side hindi masyadong ganong kalakas yung napipick up niyang tunog. So i-demonstrate natin yan. Ito yung sa top niya. Ito naman yung nakaka-capture niyang tunog pag nasa side. Sa kabilang side. At sa likod. So yun, sana nagka-idea kayo kung ano yung pick-up pattern ng mic na to sa ginawa nating test. So yun, proceed tayo sa susunod na test. Ang itetest natin ngayon ay ang kanyang handling noise rejection. Since ito ay handheld mic, we should expect na dapat meron siyang kahit papano rejection sa mga bumps sa kanya pag inahawakan. So ito, de-demonstrate natin kung ano yung noise na nadadagdag sa signal natin kung malikot yung gagamit ng mic. So in a live situation kasi is hindi natin alam kung sino yung gagamit ng mic. So common na problem yun sa mga nag-ooperate sa sound system kapag iba-iba yung gumagamit ng mic. Mostly, yung iba malikot. So katulad nito, ganito. So yung mga ganun is nagkikreate siya ng noise na mas lumalakas kasi ina-amplify natin sa mga system natin. Kung curious kayo kung ano yung na-add niyang noise, ito yun. So dito naman sa susunod na test is itatap natin yung mic kung meron ba siyang mga resonant frequency. Ano nga ba resonant frequency? So siya yung frequency na nag-i-stay. So parang nag-ring out siya.
Ganun yung term. So ngayon itatap natin yung mic. So sa atin namang sunod na test is itatest natin kung maganda ba mag-reject ng plosives tong mic na to. So yung plosives, siya yung mga consonants na nagpo-produce ng burst of air. Katulad ng B, ng K, ng P. So yung mga consonants na yun. Ang nangyari is, pag binibigkas natin yung mga ganung nagkikreate ng burst of air yung bibig natin na tumatama dun sa mismong microphone. So ngayon itatest natin siya. Plosives, boom. Plosives, plosives, boom. So most of the time, ang ginagawa para ma-reduce yung plosives is gumamit ng pa-filter. Isa rin pwedeng gamitin is gumamit ng windscreen or yung foam na included sa mga mic like BM-800. So kung wala ka namang foam, wala ka ring pa-filter, isa mong pwedeng gawin is i-position yung mic malapit sa bibig mo pero nasa gilid siya. So dito mo siya ilalagay pero nakatapat pa rin siya sa bibig. So ang ginagawa nito is hindi na direct ilalabas yung hangin at tatama dun sa mismong coil ng mic. Pero the best pa rin gawin talaga is mag-invest ka sa pop filter o foam. Pero kung parehas kang meron is I suggest isa lang yung gamitin mo kung ano yung best fit sa ginagawa mo. Kasi pag masyadong marami nakaharang sa mismo microphone, ang nangyayari is masyadong nadadampen yung tunog. So dahil doon, nababawasan yung clarity nung na-record natin. So yun, I suggest isa lang yung gamitin. Kasi yung isa lang is enough na para i-clear out yung plosives na napoproduce natin. Ngayon sa ating susunod na test, itatest natin yung proximity effect ng mic na to. So, ano nga ba yung proximity effect? Sa simpleng salita, yung proximity effect, ang nangyayari is nagbo-boost yung bass kapag mas malapit ka sa mismong mic. Mas malapit, mas makapal yung sound na nakukuha, mas maraming bass. In technical term, around 200 Hz pababa is nabo-boost niya. So, pag lumayo ka naman, is, nababawasan yung volume pero mas numinipis yung sound niya. Hindi siya kasing kapal nung pagka malapit ka sa mic. Ngayon, nakadikit yung mismong bibig ko sa mic at ito yung sound quality niya. Ito yung proximity effect niya. Sound check, sound check. So yung proximity effect is pwede nating maging advantage o disadvantage. Ang nangyayari kasi is kapag sobrang lapit mo sa mic, minsan nagiging muddy, nagiging muffled yung tunog. So depende pa rin sa nagsasalita. Sa mga radio station kasi is tinitake advantage nila yung proximity effect para mas kumapal yung boses nila on air. So kung yun ang goal mo sa mga recording mo is pwede mong pag-eksperimentuhan yon na mas lumapit sa mic at makuha yung proximity effect at makapag-add ng low end sa recordings mo. So yun. So proceed tayo sa susunod na test. Itetest natin ngayon kung ano yung pagkakaiba ng tunog sa iba't ibang ranges sa mic na to. So ito yung tunog niya pag halos dikit ka na sa mismong mic. Ito yung tunog niya 3 inches away from the mic. Ito yung sound niya 1 foot away from the mic. Ito yung sound niya 2 feet away from the mic. So yun, for guitar test, ito yung gagamitin nating amp. Bali, ilalagay ko lang siya dito. Directly. So ganito ko sinetup yung mic. So halos dikit siya dun sa amp. At hindi siya masyado naka-center. Medyo nakagilid siya dito. So ito yung center. Medyo ginilid ko siya ng konti. So for quick comparison lang, i-compare ko ngayon tong BM-800 dito sa DM-950. I-compare natin siya kasi ito yung common na meron. At para malaman nyo rin if ano yung i-improve na quality if balak nyo na mag-upgrade from BM-800 to DM-950. So ito yung sound ng DM-950. Mic check 1, 2. Mic check 1, 2. Test.
Hey. So ngayon, dito naman tayo sa BM800. Naka-on yung 48 volts phantom power ko at yung gain ko is around 5%. So kung ikukumpara dito sa DM950, mas sensitive tong mic na to at mas mababang gain yung kailangan niya compared dito sa DM950. Kanina kasi yung DM950 is ang gain ko nakaset siya ng 50% para maabot ko yung negative 6 decibels na sound na nakakapture nung DAW ko. So ito yung sound ng BM800. Mic check 1-2. Hey, mic check 1-2. So balik tayo sa DM950. Sinet ko yung gain niya back to 50% at ito yung sound quality niya. So test natin na yun. Sana nagkaroon kayo ng idea if ano yung pagkakaiba ng tone at clarity nung DM950 compared sa BM800. So wait, taga lang. So mag-add lang ulit ako ng clarification. So kung mapapansin nyo, yung tunog kanina nung BM800 is parang sobrang bright. So may kinalaman pa rin yun sa proximity effect na pinag-usapan kanina. So kung napansin nyo kanina kasi is medyo malayo yung BM800 sa bibig ko kanina. So anong nangyari is mas lumipis yung tunog at naging bright. So, given din na itong BM800 is condenser mic, sensitive siya. So mas mataas yung output nito compared dito. At kung mapapansin nyo rin kasi yung distance ng coil nito sa grill is sobrang lapit compared dito. So i-demonstrate ko. Check natin yung mismong mic. So yun, kung mapapansin nyo kasi sa mic na to, so bubuksan natin siya. So ito yung mismong coil niya. So ang nangyari, di ba ito yung metal grill niya. Tingnan nyo yung layo metal grill sa mismong coil. Pag nakasarado siya, halos dikit na to dito sa coil. Kung babalikan nga natin yung sa proximity effect, is mag-a-add nga talaga siya ng bass. So lumabas, mas clear yung BM800. So napakinggan nyo naman yung recording, so kayo na humusga. So yun. So bonus test lang, ngayon kinonek ko yung DM950 sa V8. So yan, ang gain ko is naka-max, yung treble and bass ko is flat lang. So if may V8 kayo at balak nyo mag-upgrade sa gantong mic, so ito yung quality na pwede nyong i-expect. So sa akin lang, kung pang recording kasi is hindi ko mai-recommend yung V8 kasi meron siyang built-in noise gate kung mapapansin nyo. Kapag umihina yung boses ko is nawawala agad yung sound niya. O baga, kumbaga nakakat agad. Yun yung isang downside kung bakit hindi maganda for recording yung V8. So ang advantage lang naman ng V8 is maganda siya for live streaming kasi andito na halos yung mga kailangan mo. May effects na siya na built-in. So yun nga, hindi nga nawawala kahit nakasero na ako dito. So hindi ko alam kung sa V8 ko lang yun. At yung may mga button siya na loaded na ng effects. So So yun, siguro sa live. Pero marami siyang effects. Hello, check, test. Hey, check, sound check, test. Hello, check, test, hey. So yun, for streaming, good siya. Pero for recording, I don't recommend. Okay, wait. Ika-clarify ko lang. Hindi naman ibig sabihin na kapag V8 yung gamit mo is hindi ka na makakapag-record. Actually, marami na ako napapanood sa Facebook at sa YouTube na V8 yung gamit nila at nakapag-produce sila ng magandang music. Pero kung mag-expect ka pa ng quality as marketed sa mga buy and sell ngayon sa recording, which is yung V8 is marketed as professional recording device, I don't think na makakapag-produce ka ng ganong quality sa V8. Ang point lang naman dito is if V8 lang yung kaya mong i-afford for now, go. Makakapag-produce ka pa rin naman ng magagandang music. Ang mahalaga naman is yung content ng music mo. So yun lang. So yun, tapos na tayo sa ating mga test. Gamit yung test na kinontak natin is magpo-provide ako ng pros and cons na napansin ko sa DM950. Start tayo sa pros niya. Ang isa sa pros niya is yung build quality niya. So in terms of build quality, I think na magtatagal talaga siya sa setup mo. Dahil matibay siya, I think na kahit na mabagsak mo siya is gagana pa rin siya dahil sa all metal body niya at metal mesh grill. Isa rin sa pros niya is decent sounding na siya. So kung i-compare sa price niya is sulit dahil with this mic is clear na yung nakukuha niyang tunog, which is a good thing. Sulit. Okay, sa cons naman, isa sa napansin ko sa mic na to is lubog yung mids niya. So what do I mean by that? Sa vocals, okay lang siya. Clear pa rin yung nakukuha ng tunog. Pero pag ginamit mo na siya sa guitars, kung ikukumpara siya dun sa sound na denial mo dun sa amp mo, yung sa tone na nakuha mo, which is pag nirecord na at pinakinggan mo, malayo yung tunog niya kasi nga lubog yung mids niya. Isang nakitang problema dito is pag ganun yung narecord mo na sound,
is mahihirapan kang ipit sa mix yung na-record mo na guitar tone compared sa kapag pronounce yung mids niya. Pero sa clean naman, di siya masyadong noticeable. Nagustong ko siya sa clean tone dahil bright yung na-capture niya tunog at mas chimey yung tunog niya. Parang ganun. At isa pang cause niya is yung hindi ganun kaganda yung wind rejection niya at pa-projection. So, I suggest kung gagamit kayo ng gantong mic is lagi kayong gumamit ng pop filter or windscreen. So, by doing that, mare-reduce natin yung plosives at hindi na tayo masyadong mag-EQ dun sa in-edit natin. Pero in a live situation naman, I think passable yung ganung plosives dahil sa live hindi na masyadong napapansin yung mga bumps na ganun yung mga plosives natin. So, ngayon, do I recommend this mic? Ang sagot dyan is depende. Depende kung ano yung existing mo na gamit sa recording. Kasi in my opinion, pagka V8 yung gamit mo at i-compare mo siya sa at gagamitin mong pang-upgrade tong DM950, hindi ganun ka taas yung i-upgrade mo sa quality. Okay, wait, pause lang ulit. Again, I'm not hating on V8. Ang point lang kasi dito is V8 has a limitation in terms of quality. Pero kung yung limitation naman na yun is hindi ka naapektuhan nun at nakakapag-create ka pa rin ng content mo or nakakapag-live ka pa rin. So parang di na humaba at papunta lang sa puro V8 yung usapan. So over a month ago, may ginawang review or shoutout si Sergio Marciano. Sana na-pronounce ka ng tama yung pangalan mo. Nag-upload siya ng video dito sa YouTube na tinest niya yung V8 at kinumpara sa iba't ibang sound card at mixers na meron ng USB interface. So napaka-detailed nung review. Ang ganda. So I'll provide the link para mas makita nyo at magkaroon ng basis yung mga sinasabi ko at makita nyo or marinig nyo in real action kung ano yung pagkakaiba ng quality ng V8 compared sa mga decent interfaces. So yun lang, proceed tayo sa video. Kung meron ka namang decent interface at ang existing mong mic is BM800, I think na malaking upgrade to sa setup mo. Dahil una, although wala sa specs, I think na mataas yung maximum SPL ng mic na to compared sa BM800. Kasi sa BM800 is mataas masyado yung sensitivity niya. So kung meron kang untreated room, so perfect na gumamit ng gantong mic or kahit anong dynamic mic sa setup mo. So yun, yun na. Tapos na yung ating review. Sana nabigyan ko kayo ng idea kung ano yung quality na makukuha natin sa mic na to at nabigyan ko kayo ng linaw kung bibili mo ba siya o hindi. So yun, nasa dulong part na tayo ng video. Kung nagustuhan niyo yung video at nakatulong, leave a like. Kapag hindi, ay double tap niyo yung dislike para feel na feel. So yun, see you in the next video. Thank you.